Alam niyo, tuwing Disyembre 24, ang binabasa na Ebanghelyo ay yung Ebanghelyo binasa natin ngayon. Ang awit ni Zacarias. Ang awit ni Zacarias ay binabasa sa huling araw ng simbang gabi. Sapagkat ang awit ni Zacarias ay awit ng papuri sa Diyos. Papuri bilang pagkilala sa kadakilaan ng Diyos at kabutihan ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Alalahanin natin yung kwento ni Zacarias. No? Baog sila, walang anak, matagal. Tumanda na yung mag-asawa, walang anak. At sa katandaan, binigyan sila ng Diyos ng anak. At dahil doon nagpapasalamat si Zacarias, pinupuri niya ang Diyos. At sa unang linya ng ating ebanghelyo ngayon, nandoon ang dahilan kung bakit pinupurihan ang Diyos ni Zacarias. Maganda yung sa Ingles na binabasa ng mga reliyoso pag-awit sa umaga. Blessed be the Lord, the God of Israel, because He has come to His people to set them free. Dalawang dahilan. Two reasons kung bakit pinupurihan ni Zacarias ang Diyos. Because He has come to His people, number one. And number two, He has come to set them free. Ang unang dahilan, dahil nakikiisa sa atin ang Diyos. Siya ay Emmanuel. At ito rin ang dahilan bakit tayo nagsisimbang gabi. Ha? Hindi ko alam kung nakabuo kayo. Yung mga nakabuo ng siyam na araw, congratulations. Ako eh, hindi. Sorry. Pero yung mga nakabuo, salamat sa Diyos at nakabuo kayo ng simbang gabi. At siguro nagsisimbang gabi tayo, hindi lang para tuparin ang isang panata. Hindi lang para ipanalangin ang isang intensyon. Kasama rin ito. Pero nandito tayo sa simbang gabi dahil tuwing Pasko, inupuri natin at pinasasalamatan ng Diyos. Katulad ni Zacarias, dahil sa dalawang dahilan ngayon. Dahil nakiisa sa atin ng Diyos, number one, at dahil pinalaya tayo ng Diyos. Blessed be the Lord, the God of Israel, for He has come to His people. He has come to set us free. Palayain tayo. Sa unang pagbasa natin, mula sa aklat ni Samuel, mababasa natin doon na ipinangako ng Diyos kay Haring David na magpapadala siya ng maniligtas, isang Savior, maniligtas, naliligtas sa bayang Israel. At nagpadala nga siya, pero ang hindi nila akalain, at hindi natin akalain, na ang Diyos mismo ang bababa sa lupa. Na ang Diyos mismo ay magiging sanggol, na mahina at walang lakas. Na ang Diyos mismo ang magiging tao, hihinga, kakain, mababago, dalakad at tatakbo, iiyak, magagalit, malulungkot, at sa katapos-taposan, dadanas din ang kamatayan. Katulad natin lahat, ang Diyos ay sumaating at naging taong totoo. Naging tulad natin, humihinga, kumakain, umiinom, sumasama sa mga kaibigan, nakikibarkada. At hindi rin natin akalain na itong Diyos na ito, na naging tao, ay manatili sa ating feeling na hindi niya tayo iiwanan. Kahit kung minsan ay parang wala siya dyan. Nandyan siya. Nandito siya ngayon. Habang tayo nagsisipan, nandito ang Diyos. Nandito si Jesus. Ngayon sa ating piling. Alam niyo, maraming mga dayuhan, nagtatanong, kayo mga Pilipino, parang hindi kayo marunong maghintay. Bakit? Kasi, alam niyo, pag nagsimba kayo sa ibang simbahan ngayon, kahit sa ang parte ng mundo, ang suot ng mga pari ay hindi puti. Ang suot ay violet, purpura. Bakit? Kasi panahon ng Adbyento. Panahon ng paghihintay. Pero sa Pilipinas, ipinasya ng mga obispo na pagsimbang gabi, puti. Puti ang suot ng pari. Puti. Hindi na tayo naghihintay. Nandito.
nandito na si Jesus. Sabi ng mga dayuhan, kay mga Pilipino, aburado kayo, hindi na kayo tulungin, atat-atat na kayo. Happy-happy na kayo na atupan. Maraming Christmas party, matagal pa yung Pasko, nag-Christmas party na. Diba ang Paskong Pilipino? Diba? September. Marami ako nakakausap ng mga Pinoy na nalulungkot pag Pasko. Kasi iba talaga yung Pasko sa atin, diba? Ibang-iba. Dito parang wala lang. Maraming ang ilaw, maraming dekorasyon. Pero parang may kulang. Pero dahil puti ang suot ng pare, inikilala natin na hindi na tayo naghihintay. Nandito na si Jesus sa ating piling. At sa katunayan, at ito yung mas importante, hindi na tayo naghihintay kay Jesus. Si Jesus ang naghihintay sa atin. Inihintay tayo na siya ay kilalanin. Inihintay tayo na siya ay pansinin, na siya ay murihin, na siya ay pasalamatan. At yun ang ginagawa natin pagsimbang gabi. Pinasasalamatan natin ang Diyos na hindi tayo iniiwanan. Hanggang ngayon ay nandito sa ating piling. Pero merong pangalawang rason, hindi ba? Sabi ko, first reason, blessed be the Lord, the God of Israel, because He has come to His people, number one, and number two, to set them free para sila ay palaya, para sila ay maging malaya. Sino bang taong malaya? Kung ako'y tatanungin ninyo, sino yung taong malayang malaya talaga? Ang taong malaya yung walang kinakapitan. Laging bukas ang palad. Laging handang magbigay. Hindi naapektuhan ang sinasabi ng iba. Hindi naapektuhan ng chismis. Hindi naapektuhan ng kwento-kwento. Dahil malaya ang kanyang loob. Alam niya kung ano, tama at mali. Malaya siya. Hindi nasisira ng loob kahit anong mangyari. Maraming taong mayaman ay hindi malaya. Mayaman nga, pero hindi malaya. Hindi malaya dahil masyadong attached sa kanilang kayamanan. Parang ayaw bitawan. Sinasagi, kinikim-kim, kinatago para hindi makuha ng iba. Ang kalayaan natin ay hindi pa-perfecto. Pero pag Pasko, nagpa-practice na tayo ng ating kalayaan. Itong panahon ng simbang gabi ay panahon ng pag-iensayo para sa tunay na kalayaan. Kaya nga pag Pasko, may exchange gift. Pag Pasko, naghahanda tayo kahit paano. Kahit na konting pagkain, kahit na aros kado lang at lugaw, pwede na rin, di ba? Pag Pasko, kumakanta ng masasayang kanta. Mamaya kakantahan tayo ng mga kabataan, di ba? Pag Pasko, tayo nagsisindi ng mga kandila. May parol, may Christmas tree. Nagsasabi tayo ng parol sa ating mga bahay. Nagpa-practice tayo na magbigay. Ang panahon ng Pasko ay panahon ng pagbibigay. Dahil ang Diyos ay Diyos na mapagbigay, hindi maramot. At kaya nga sa panahon ng Pasko, inaalala natin na ang inaanda natin ay ating buhay pagkatapos. Gusto ko lang ibahagi sa inyo yung isang tula na ginawa ng isang Amerikano. Sabi niya, The Work of Christmas, ang title ng tula. The Work of Christmas begins after Christmas. Itong nga itong ginagawa ngayon, paghahanda lang ito. The Work of Christmas begins after. When the song of the angels are quiet. When the star is gone. When the kings have gone back to their places. When the shepherds have left. Kailan nagsisimula ang trabaho ng Pasko? Pag wala na yung mga parol, pag wala na yung dekorasyon, pag wala na yung Christmas tree. Dahil dyan nagsisimula ang magtulungan, na hanapin ang mga wala, na aliwin ang mga nalulumbay, na pakain.
kumain ng gutom at palayain ng bilanggong, na muling patatagin ang mga bansa na magbigay ng kakaibahan sa isa't isa at mawin sa puso. Kaya nga mga kapatid, the work of Christmas begins after Christmas, not now. Ngayon ay pakahanda tayo. Nakahanda tayo para sa darating na buhay natin pagkatapos. Tandaan natin na ang Pasko ay panahon ng pagbibigay. Pero sana, tulad ng kanta, sana araw-araw ay magiging Pasko lagi. At yun ang ating inasa. Buwan na tayo. Maligayang Pasko po sa ating lahat. At magbigayan po tayo, ha? Tumayo tayo lahat. Bilang isang sabayanan ay bigkasin natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos ng kapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkataon tao sa alam ng Espiritu Santo, ipinanganak sa Santa Maria Virgen, pinagpapasakit ng Diyos ng Pilato, ipinako sa krus na matay ng Ibinibig, Nanalo sa nang may katumparaw na buhay na maguli, umakyat sa langit at nalulugrok sa kanan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat. Doon magkulang paririto at uhukom sa nang mabuhay at nang matay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kapsamahan ng kabanal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay ng tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nalalapit na ang pag-alala natin sa pagdating ng ating manunubos na si Jesus. Dumulog tayo ngayon sa ating Ama upang patuloy niyang liwanagan ng ating puso at diwa sa pamamagitan ng kanyang anak, ang Emmanuel, ngayong huling araw ng ating paghahanda. At ating idadalangin, Ama mapagmahal, halina't liwanagan ng aming puso at diwa. Amang mga pagmahalin at liwanagan ng aming puso at diwa. Nostro amorevole Dio, posta la tua Chiesa riflettere la luce della tua bontà, verità e amore. Preghiamo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ng aming puso at diwa. May you light up our hearts so we can extend the good news of your love to our family and fellow youth. Let us pray. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso at diwa. Kalugtod ng mga ipasibo ang taat mo, kumagkatangin ang pinagsasabi, itibaginan, itilawag, itinay, pamuswag, ken, ay kaligtigan ang pag Amang mapagmahal, halina't at liwanagan ang aming puso at diwa. Mahigugmaon namang Diyos, lamdagi kining among panagtigong karon, ingon nga kami naningkamot, aron mamahimo ang mga maayong Kristiyano, pag-ampo kita. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso at diwa. Kinumi malugod, tinang mong sala ting inawos mo king kamalayan at maging panatagla king kekang kandungan, manalangin tao. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso at diwa. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating sariling kahilingan. Gayon din ang mga taong lubod nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, halina't liwanagan ang aming puso at diwa. Pagmahal namin Diyos, halina at liwanagan kaming nabubuhay sa kadiliman at anino ng kamatayan. Makita naman namin ang Anak na si Jesu Cristo bilang aming bukang liwayway, ang daan tungo sa kaganapan ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo. Amen.
Mamaya, pala. Sila sa iyong anak na siyang namamagitan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Masalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay masalamatan. Ama naming makapangyarihan, nararapat lamang ay kay aming masalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusuko mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay inanamidahan ng mahal na Birhen kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ang pagdating niya ay inilahad ni San Juan Bautista na kanyang, sa kanyang pagbibinyag. Kayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya nang isa ng mga anghel na nagsisihawit at papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo. Hosanna, Hosanna, sa ito ang aking katawan na ihahando para sa iyo. Hindi naman ang matapos ang hapunan, inawa kanya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya kalis kanyang mga kaibigan at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawa ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay unitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasalita natin, hanggang sa siya'y dumating. Hanggang siya siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang kinabay, ang buhay, ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Maawat sa amin.
Siya ang kordero na nag-aalis ng ating mga kasalanan. Mapapala tayo ina niya na makisalo sa kanyang pinto. Panginoon, hindi ko ang dapat magtutuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lang ay gagalit na. Narinig ka sa blog. Tuwing Christmas lang pa. Abusin ka rin mo. Pinagandaan ka. Dito na tayo malapit. Kaya pila ka. Sud ka? Sud ka? Wait na. Price.